ibabahagi ko, or just a bit of information about parts of an automatic car. This is very important, especially to those who are going to take their driving lessons soon. Hello beauties, welcome back to my channel. Okay, habang nakaupo ako rito at wala namang ginagawa, naghihintay lang sa anak, pag-usapan, oh okay, ako pala lang, wala pala akong kausap dito. Ibabahagi ko, or just a bit of information about parts of an automatic car. This is very important, especially to those who are going to take their driving lessons soon. At magde-drive ka na, somehow, congratulations! Oh, well, you have to get your driving license first. Is kailangan na may information ka or may knowledge ka about sa car na ide-drive mo. O diba? Well, napakasimple lang naman yun. And by the way, although you are going to learn this from your driving lessons once you take them, advance information na lang siguro ito, no, para at least kung alam mo kung ano yung sinasabi or sasabihin ng driving instructor mo. And well, by the way, you know, I convince you to take proper driving lesson instead actually of getting it from anyone who knows how to drive. Kasi napansin ko lang, especially dito sa Pilipinas, ano, marami talaga ang drivers na hindi marunong bumasa sa traffic rules, road rules. Okay, I'm not saying na magaling akong driver and I'm perfect, I know everything, all the rules, but because I've been into a driving school, kahit papano ito na ituro nila. Kasi kung yung magtuturo, okay, i-compare natin doon sa magtuturo sa'yo na hindi nag-aral sa driving lesson. Kasi what if itong na magtuturo na driver sa'yo is galing din or tinuruan din nung driver na hindi rin nag-undergo sa driving lesson. So, contagious yan eh. Pasa-pasa ng maling information. Hindi porket, okay, marunong ka lang mag-maniobra or humawak ng steering wheel, tumapak sa accelerator, tumapak sa brake, tumingin sa side mirror and everything, is yun na yun. You are a good driver. No. Ang pinaka-importante actually na iisipin mo talaga is yung road safety, safety ng mga pasaheros mo kung may mga kasama ka, at syempre sa mga ibang motorista rin sa daan. Because you have to bear in mind, hindi lang ikaw ang gumagamit ng daan. Madami kayo. And you have to think in advance as well. Na kagaya ng sinasabi ko kanina, may mga drivers talaga na they don't care. I'm not sure, or they are ignorant, or they don't have knowledge at all. The basic nga lang yun, ah, basic rules sa daan. Basic traffic rules. Why? Now, I came to understand because these people, these drivers, they have not undergone a basic driving lesson. So, hindi talaga nila inaral. Parang bara-bara lang lahat sa daan. Anyway, I'm not gonna talk all about traffic rules and everything like that because I'm not even close being a good driver, if I say that I can drive. But, well, because my driving is like I'm thinking about the safety of my passengers, especially with my kids. If I'm with the kids and my baby, of course, that's the number one that I'm thinking about, you know, being safe and to reach to our destination, wherever it may be. So anyway, let's start. So ito ang itsura ng sasakyan ko. Excuse for the mess. As they say, you cannot have kids and a clean car. Okay, dito muna tayo mag-umpisa. Ito ang tinatawag na handbrake. And ito naman yung switch gear. So sa automatic, makikita mo talaga na may ganito siya. Pag may nakita kang ganito, P for parking,
naka-park, sorry, for park, R for reverse, N for neutral, and D for drive, pag magda-drive ka. And eto naman yung aircon. So nakikita mo, nandito ako sa maximum. Ito kung gaano kalakas yung fan niya, at ito kung saan tatama yung hangin or lamig sa'yo. Now, ito yung indicator bullet well. Ito po, pag prinis mo, ito yung nagpa-flash. Now, pag pinindot ko to, ito na itong lalabas. So, yung dalawang ilaw ko dun sa likod at saka harap, nagbiblink siya. Yan yung gamit niya. So, yan naman. Oh, by the way, ito yung hindi top of the line na automatic car, kasi mas complicated pa actually yung nasa harap nila. So yan lang yung stereo, walagayan ito ng CD pero hindi ko na nilagyan dahil hindi naman kailangan. Yan yung air vents ng aircon, ayan pa. So eto yung steering wheel, so alam nyo naman na itong anong gamit nito, diba? Derecho, kaliwa, kanan. So, eto din, makikita mo. Eto naman yung sa ilaw. Now, mapapansin mo, nandito naka-off siya. So, eto pag tinurn ko, ayan, pag ginawa mo, ayan, pupunta siya. Makikita actually doon na may ilaw. Ayan, nag-flash yung small green doon. So, wag na natin. Gaganyan-ganyan mo lang naman yan eh. Ang gamit din nito is yung indicator. Kung pupunta ka sa left, igaganon mo lang siya. Ayan, mapupunta ka sa kanan. Tapos kung ibababa mo, well, yan ang nasa neutral siya. I mean, na walang ginagawa. So kung pupunta ka naman sa left, ibababa mo lang siya ng ganyan. So yan ang indicator na pupunta ka sa left. So yan lang po yung gamit nito. Diba? So para ilaw and indicator going to left, pababa dito, and going to the right, pataas naman. So, syempre, yan yung rear view mirror. Ay, sira na yung rear view mirror ko. At saka yung side mirror doon, and side mirror dito. Tapos, eto naman yung sa wiper. O, nakikita mo, basta yung maliit na bullet na yun naka-off, ibig sabihin, naka-off talaga, syempre. So, kung gusto mo namang gamitin, syempre, iti-twist mo lang ito dito basta. So nakikita mo na ito, 'di ba? Front lang actually, wala naman akong wiper sa likod, kasi ang mga sedan car talaga is wala namang wiper sa likod dahil mababa lang siya. So hindi kailangan 'yan. Anyway, ano pa ba? So ito yung sa window. Actually, ito yung sa mirror ko naman, yung sa side mirror. So, ito sa left, pwede mo siya ma-adjust. Pag pinunta mo siya dyan, tapos i-adjust mo lang yung mirror. Kung gusto mo pababa, ito yung pipinditin. Kung itataas mo ng konti, ito din. It's same thing. Kung sa right, is ganun din. Ilagay mo. Pero, ayokong magalaw-galaw, ilalagay mo lang sa gitna. Ayan siya. So, ito naman, para ma-lock mo yung doors. And ito para ma-open naman, syempre mag-open ka. By the way, ako, ugali ko na pag once nilock ko, talagang lock lahat, special pagkasama mo yung mga bata. Kasi once na prenes mo ito, yan, hindi talaga nila ma-open yun yung door. So, palagi naka-double lock ako. So, ito naman, pagbaba ng ano, ng door, dito sa side ng drivers, sa passenger seat, dito sa harap, at ito din sa windows. Ito yung mga gamit lang sa windows. So, napaka basic lamang naman talaga po. Ano pa ba? So, ito nakita mo na. Oh, dito pa pala. Ito ang klase ng tapakan. Ito lang actually ang tapakan ng automatic car. Ito ang brake, and ito naman ang accelerator. Now, magtataka kayo bakit mas malaki ang brake. Kasi yan ang pinaka-importante po na dapat mo talaga nga apakan, especially pag nasa kalsada ka na. At ang accelerator naman, dapat tapik-tapik lang yan. Anyway, hindi ko na i-discuss talaga kung
ano yung paano, kasi proper driving technique na yun, bahala na si driving instructor sa inyo magturo. Tapos ito naman makikita mo doon, yan ay para sa hood, yung hood sa harap, para i-open, dyan mo siya i-open. At ano pa ba, paano ka na mag-start ng car? Ayun, kanina pinakita ko na naipasok dito yung susi. So ngayon umaandar actually yung sasakyan. Ang gagawin mo muna bago ka maggalaw ng kung ano-ano, tatapakan mo muna yung brake. Ito yung brake, tatapakan mo muna. Next, isusunod mo is pindutin ang handbrake, ibababa ng ganyan. Now nakapark ka, pupunta ka sa drive. So ayan, syempre pag aandar ka na, aangatin mo yung paa mo dun sa brake at hayaan mong umandar yung sasakyan. Huwag mo nang basta ura-urado din pindot doon sa accelerator. Kasi ang automatic car, kahit hindi mo tapakan yung accelerator niya, aandar at aandar lang talaga yan. So, dahan-dahan lamang talaga po. Ngayon, ibabalik ko siya sa park kasi hindi naman ako magdadrive. At aangatin ko itong handbrake to make sure na hindi talaga tagagalaw yung sasakyan. At iaangat ko na, pwede ko na siyang iangat yung paa ko doon. Yan. Yan. So sana nakapag-share ako ng kahit konting information about this video. About parts ng automatic car. Not basically about driving an automatic car. Pero for sure, and I know hindi ko siguro na-cover silang lahat. If you just have questions, please feel free to comment down below on this video. And consider subscribing if you want to. And please do like this video. Just in case you are going to drive very soon, be extra cautious and have a safe driving on the road. Right, heavily congested areas, yeah? You don't ever worry about the ones behind you. You only worry about the cars in front, darling. Yeah? Yeah, but because if it's too fast? No. The principle, right? Remember the principle, right? You worry about the ones in front. He worries about the one in front. He worries about the one in front. Yeah. So that is the principle. If I just worry about the people in front of me, yeah, because the guy behind me is worried about me. Yeah, okay. The guy behind him is worried about him. Do you see what I mean? So the principle of driving is there.